Magandang araw mga bata, kumusta kayo? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan sa mga panahong ito. So ako si Teacher Isa at ang ating tatalakayin ay pagsagot ng mga tanong tungkol sa talaarawan at anekdota at pagbabahagi ng isang pangyayaring nasaksihan. So tayo nga pala ay nasa ating unang linggo na para sa ating ikalawang quarter para sa Filipino 6. So handa na ba kayong matuto? So samahan niyo ako sa pagtuklas ng panibagong kaalaman para sa linggong ito. So narito yung ating mga layunin para sa linggong ito. So pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang nakasasagot ng mga tanong tungkol sa nabasang talaarawan at nasasagot ang mga tanong tungkol sa nabasang anekdota at nakakabahagi ng isang pangyayaring nasaksihan. So simulan na natin ang ating aralin sa pagsagot ng mga tanong tungkol sa talaarawan at isang anekdota. Narito ang halimbawa ng isang talaarawan. Mahal kong talaarawan, ito ay isinulat noong 12 ng Enero, 2019 at araw ng Lunes. Isang nagmamadaling umaga na naman para sa akin. Lunes ngayon at higit sa lahat ay may flag ceremony kaya hindi ako pwedeng mahuli. Kaya lang pagdating ko sa aming paaralan ay nag-uumpisa na ito. Kumpula na ang mga mag-aaral sa labas dahil hindi na rin sila nakapasok gaya ko. Humingi na lamang kami ng paumanhin upang makapasok. Pag-akyat naman namin sa aming silid-aralan ay sarado na ang pintuan. Hindi nagtagal, pinapasok din kami dahil humingi kami ng paumanhin. Sa bawat asignatura, kami ay nagbalik-aral dahil sa darating na Martes, magkakaroon na kami ng pagsusulit. Para naman sa 13 ng Enero, 2019, araw ng Martes. Kabadong kabado ako sa araw na ito. Paano ba naman ay hindi ako nakapag-review kagabi? Pagdating ko sa aming paaralan, umupo ako agad at binuklat ang aking aklat upang mag-review. Maya-maya, dumating na ang aming guro, nagsimula na ang aming pagsusulit. Nahirapan ako dahil nga hindi ako nakapag-review ng mabuti. Nagmamahal, Nanet. Okay, so ngayon ay ating sagutin ang mga tanong na narito. So sino ang sumulat ng talaarawan? So ang sumulat ay si Nanet. At bakit nagmamadali si Nanet sa araw ng Lunes? Sapagkat ito ay araw ng flag ceremony o pagtataas ng watawat. So ano na ang kanyang nadatnan pagdating sa paaralan? So mga kumpulan rin ng mga mag-aaral na nahuli sa kanilang pagpasok. Bakit mahalaga ang paghingi ng paumanhin gaya ng ginawa ni Nanet? So bukod sa humingi ng paumanhin sapagkat hindi sila nakarating ng maaga para sa flag ceremony o pagtataas ng watawat, ito rin ay isang pagpapakita ng paggalang at kumbaga isang pagpapakita rin na ikaw ay nagsisisi din na ikaw ay nahuli sa klase o kaya naman nahuli sa iba pang bagay at nangako na hindi na mauulit na muli. So anong ginawa nila sa bawat asignatura sa araw ng Lunes? So sila ay nagbalik-aral sapagkat sa araw ng Martes sila ay magkakaroon na ng pagsusulit. So yun nga, anong magaganap sa araw ng Martes? So ito yung kanilang pagsusulit o examination day. Bakit kinakabahan si Nanet nang dumating ang araw ng Martes? So sapagkat hindi siya nakapag-aral o nakapag-review ng kanyang mga aralin. At anong naging bunga? O ano ang bunga ng hindi pagre-review ng mabuti ni Nanet? So syempre, kahit sino, kahit hindi si Nanet, tayo ay makakakuha ng hindi magandang marka. So maaring, kasi may mga bata naman na kahit hindi nakakapag-review ay nakakapasa, pero iba pa rin syempre kapag ikaw ay naghanda sa isang pagsusulit. So nakakakuha tayo ng mas maganda o mas mataas na marka kapag tayo ay nag-aaral bago ang isang pagsusulit. So ano ba ang inaasahang bunga kapag hindi nakapag-aral ng mabuti? So syempre hindi maganda yung resulta ng kanyang pagsusulit. Okay, so ngayon narito naman ang halimbawa ng isang anekdota. So basahin natin. Isang lalaking mahirap ang tumama sa loto. Siya ay may sakit sa puso.
Nalaman ng kanyang kaibigan na siya ay nanalo sa loto kaya nag-isip ng paraan upang sabihin sa kanya ang balita nang hindi aatakihin sa puso. Sa kanilang pag-uusap ay tinanong niya kung ano ang gagawin ng lalaki kung malaman niyang tumama siya sa loto. Sinabi ng lalaki na kung siya ay tumama ay ibibigay niya ang kalahati sa kanyang kaibigan. Ang kaibigan niya ang inatake sa puso. So, sagutin natin ang mga tanong. So, sino yung tumama sa loto? So, yung isang matandang lalaki. So, bakit pinag-isipang mabuti ng kaibigan kung paano sasabihin sa kanyang kaibigan ang pagkapanalo nito sa loto? So, sapagkat alam niya na ang kanyang kaibigan ay may sakit sa puso, nag-isip siya ng paraan kung paano niya ito sasabihin para hindi mabigla, no? At para hindi atakihin sa puso ang kanyang kaibigan. So, ano ang paraan ang naisip ng kanyang kaibigan para masabi sa nanalo na siya, para masabi na nanalo siya sa loto? So, tinanong niya na kung halimbawa mananalo siya sa loto, ano ang kanyang gagawin? So, ano yung sagot ng kanyang kaibigan? So, yung kalahati ng kanyang napanalunan ay ibibigay niya sa kanyang kaibigan. So, anong nangyari sa kanyang kaibigan nang sabihin ng lalaki na ibibigay sa kanya ng kalahati ng napanalunan? So, sa halip na yung kanyang kaibigan ang atakihin, siya mismo ang inatake sa puso. So, sana naman ay naagapan, ano? So, ibigay ang reaksyon tungkol sa binasang anekdota. So, itong binasa nating anekdota, ito yung parang hindi mo ina-expect kung ano yung mangyayari, diba? Parang habang binabasa mo, naiisip na naman kung ano yung mga posibleng mangyari doon sa matanda na lalaki. Pero bigla, nagkabaliktad yung pangyayari, hindi ba? Parang yung kaibigan, sa halip na yung ang kakalmahin niya ay yung kaibigan niya na may sakit sa puso, ang nangyari siya pa ang inatake sa puso. So, batay dito, malalaman natin kung ano ba yung katangian ng isang anekdota at yung kanina ng isang talaarawan. So, ano nga bang isang talaarawan? Ang talaarawan ay isang pasulat na pagsasalaysay ng pang-araw-araw na pangyayari sa buhay, mga personal na karanasan sa loobin, obserbasyon at pananaw. Ito ay sinusulat sa paraang nakikipag-usap sa isang tao. Kaya maaari itong magsimula sa mahal kong diary o talaarawan o maaari ring bigyan ng pangalan na parang isang tunay na tao ang sinusulatan. So, itong talaarawan ay ito yung diary natin, hindi ba? Nung mga kabataan namin, usong-uso yung pagsusulat sa diary. Lalo na nung mga maaga-aga pa. No? Kumbaga, mga 20, 30, 40 years ago, talagang maraming mga kabataang babae ang mahilig magsulat ng diary. Dito nila sinusulat lahat ng mga nangyayari, mahalagang pangyayari na nangyari sa kanila sa loob ng isang araw. Masaya man, malungkot man, nakakagalit man, o kumbaga yung emosyon nila, dito nila ibinabahagi. So parang ito yung personal niyang pakikipag-usap sa kanyang sarili. Kumbaga, syempre, hindi lahat ibabahagi sa kanyang mga magulang o sa kanyang mga kaibigan. So kaya naman dito niya isinusulat yung kanyang ibang mga ideya, mga naiisip at mga damdamin. Pero sa ngayon, ako may gumagawa pa rin pero hindi na kasing dami siguro gaya nung mga nakalipas na panahon. So, pag sinabi nating talaarawan, kaya nga talaarawan, tala ng buhay sa loob ng isang araw. So, yun yung ibig sabihin ng talaarawan. So, ginagamit din ng talaarawan sa pagsulat ng talaan ang dapat at gustong gawin. Gayon din ang mga nagawa, mga karanasan sa loobin o nadarama at iniisip. Maaari din gamitin para bilang listahan ng pantasya o yung mga pangarap at sa iba pang katulad. So, sabi nga nila, kapag naitago mo yung diary mo na yon, tapos halimbawa muli mo siyang nakita pagkatapos ng 10 taon, parang natatawa ka na lang na ganito pala yung mga nangyari sa akin, no? Pagkatapos ng kumbaga makalipas yung 10 taon, parang ganito pala siya nung bata siya, hindi ba? Kaya parang nare-reminis mo, nababalikan mo yung mga pangyayari sa buhay mo nung mga panahon na yon sa pamamagitan ng diary. Kaya maganda rin na nakakapagtabi ng diary o kaya, di ba, para naman nababalikan mo yung mga alaala mo lalo na nung ikaw ay bata pa.
Ang anekdota naman ay isang maikling salaysay na natatangi at nakawiwili o nakalilibang na pangyayari karaniwan sa buhay ng kilalang tao at maaring tunay na nangyari o hindi. Layunin nito na maghatid ng mga karanasang kapupulutan ng aral at ito ay may paksa at may isang paksa at ang bawat pangyayari ay nagbibigay ng kahulugan at ideyang nais ipadama. Sa malimit, ito yung mga kawili-wili na mga pangyayari sa buhay ng isang tao. So, maaring kapulutan ng aral, kumbaga sabi ko nga doon sa mga iba kong mga naunang video na may kinalaman din sa anekdota, kumbaga ito yung sa isang kilalang tao, kumbaga ito yung parang bloopers niya, no? Na halimbawa kilala mo siya bilang isang seryosong tao, mapakahusay, pero sa likod pala nun, meron din siyang soft side na tinatawag. So yung mga kwento na yon ay maaari nating maituring na isang anekdota. So kung gayon, sa pagsagot sa mga tanong mula sa nabasang talaarawan at anekdota, dapat tandaan ang mga sumusunod. So una, pag-unawang mabuti sa sinasalaysay ng akda. So dapat na unawain nating mabuti yung ating binabasa. Pangalawa, pag-unawang mabuti sa mga ibinigay na tanong. Pagkatapos mong basahin ng teksto, syempre kasunod nun ay uunawain mo naman yung mga tanong na ibinigay. Pangatlo, pagsagot ng mahusay sa mga tanong at pag-review at pagtiyak kung tama ang sagot mo sa mga tanong. So narito yung isang gawain, no? At maari mong sagutin ito pagkatapos mong basahin ang talaarawan at halimbawa. Okay, ito ay mga halimbawa lamang ng isang talaarawan. So maari mo itong gawin sa iyong kwaderno. So lahat naman ng inyong sasagutin o lahat ng mga tanong naman, ang lahat ng sagot ay maari nyo makuha sa ating teksto. So narito yung mga katanungan. Para naman sa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral, so ito naman ay pagbabahagi ng isang pangyayaring nasaksihan. So basahin natin ang isang teksto. So paghahanda mahalaga sa kaligtasan. Pinaigting ng lokal na pamahalaan ng maayon kapis ang paghahanda para sa inaasahang pananalasa ng Bagyong Rolly sa bansa noong 31 ng Oktubre 2020. Pinangunahan ng Bureau of Fire Protection maayon ang paghahanda at pagpapalaganap ng impormasyon sa mga dapat gawin sa pananalasa ng bagyo sa pamamagitan ng pag-iikot sa munisipalidad. Ayon kay Dennis Pabilico, SFO1, mainam na ihahanda ang mga kakailanganing gamit sa inaasahang pananalasa ng bagyo tulad ng mga pagkain, tubig, damit, baterya, flashlight, mga gamot at pinapayuhan ng mga nakatira malapit sa mga ilog na maghanda sa maaring paglikas. Sinuri ng BFP maayon ang mga lugar na maaring maging apektado ng pagbaha kung sakali na mang maapektuhan ng bagyo ang maayon. Pinahayag din ni Pabilico na para sa karagdagang impormasyon ay kakailanganin ng mga mamamayan ay maaaring bisitahin ang kanilang Facebook page na BFP Maayon. Okay, so ngayon ay ating sagutin ang mga katanungan. So ano yung pinaghahandaan ng lokal na pamahalaan ng maayon kapis? So ito yung pagdating ng isang bagyo. Anong ahensya ang nanguna sa paghahanda at pagpapalaganap ng impormasyon? So nanguna dito yung Bureau of Fire Protection ng maayon kapis. Ano-anong mga gamit na dapat ihanda sa paparating na bagyo? Siyempre pagkain, tubig, mga gamot, baterya, flashlight at iba pa. Bakit mahalaga ang maging handa sa mga pangyayari gaya ng bagyo? So upang maiwasan natin yung may mawala ng buhay at mga kumbaga kung hindi maiwasan man, hindi maging marami yung casualty o yung mga mapinsala ng isang bagyo. So bakit kailangan alam natin ng mga nangyayari o mahalagang balita sa ating paligid? So para tayo ay maging aware, no, o maging mulat kung ano ba yung mga nangyayari sa ating paligid. So ikaw naman ay magbahagi ng isang pangyayaring nasaksihan kaugnay ng iyong binasa. Okay, so pagbabahagi
ng isang pangyayaring nasaksihan. Ang pagbabahagi ng isang pangyayaring nasaksihan ay isang mahalagang kasanayan na dapat matutuhan upang maunawaan ang mga tiyak na sitwasyong nagaganap sa paligid. Ito ay isang paraan ng komunikasyon na maaaring isagawa ng pasalita at pasulat. Isang halimbawa ng pagbabahagi ng pangyayaring nasaksihan ay ang madalas nating naririnig, nababasa at napapanood sa radyo, telebisyon at pahayagan. Kung gayon, ano yung mga dapat nating isaalang-alang sa epektibong pagbabahagi ng isang pangyayaring nasaksihan? Una, tiyakin kung ano ang iyong layunin sa pagbabahagi ng pangyayaring nasaksihan. Maaring ang layunin ay magbalita o magbigay ng impormasyon, pwede ring magturo, magsabi ng katotohanan, magulat, magkwento, manlibang at iba pa. Alamin ang kahalagahan ng pangyayaring nasaksihan na nais mong ibahagi. Maging makatotohanan sa pagbabahagi ng pangyayaring nasaksihan. So, huwag gumawa ng fake news at huwag kung akong ang iyong layunin ay magbigay ng impormasyon, huwag na huwag kang maglalagay ng opinion mo. Hindi ba? Kasi ang layunin mo ay magbigay ng balita o impormasyon, so ito dapat ay nakabatay lagi sa katotohanan. So ito nga, maging malinaw sa pagbabahagi o pagsasalaysay. Iwasan ang pagdagdag o magdagdag ng mga detalye na hindi naman nasaksihan yung parang hindi ka sigurado, hindi ba? So huwag ka nang maglagay ng ganun. Kung ano lang yung nakita mo, yun lang ang iyong isalaysay. So bago magbahagi, tiyakin na tama at sapat ang mga detalye o impormasyong ibibigay. At narito yung isang pagsasanay sa buuin ng story train, itala ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapang iyong napansin o nasaksihan simula pagkagising sa umaga, pagdating ng tanghali at pagsapit ng gabi. Sumari mo itong isulat sa iyong sagutang papel o sa iyong kwaderno. At dito na nagwawakas ang ating unang aralin para sa unang linggo ng Filipino 6. Ako si Teacher Aiza, maraming salamat. Paalam!